Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 morning, Luzon, Visayas, at Mindanao Metro and Mega Manila. Is a feel good Wednesday, almost, kind of, medyo malapit na mag weekend. Yan. Maganda din ang energy ng ano ng Wednesday partner. Correct. Malapit-lapit sa weekend, ganar. Yan, totoo yan. Pero pupusta ako ngayon, partner. May pupunan ng kulay mo. Ay. Oh. Wag na natin. Kahit hindi natin pag-usapan 'to, may pupunan talaga diyan. Ng kulay ko, ng kulay mo, at ang kulay nating lahat. Correct. Sobrang kapansin-pansin ang bawat kulay na nakita ng tao, no. Ganyan kahit no matagal mo ng paborito, ganun. Yun nga lang, sabi ko nga sa iyo yung TikTok video na ginawa natin na ano tawag doon, yung yung bato-bato pick? Yung number, nakapikit tayo, tapos sabay natin gagawin kung ano. Yun, ang una natin ginawa parehas, number 2. Tapos agad-agad nakalagay doon, BBM po pala kayo. Okay po. Associated agad. agad. Alam mo, nakagad dyan. Dati naman yung ganito po ay Japan-Japan, di ba? Pero lahat ngayon, yun may ibig sabihin kasi. Ngayon may ibig sabihin. No? Lalong-lalo na kasi talaga papalapit na ilang araw na lang triggered yung mga tao. Oh, gigil na gigil eh, no? Alam mo, sa totoo lang, nakakalungkot yung ano, yung pagka-OA ng pagka-triggered. Mm-hmm. Unless, of course, yun nga, career mo siya, job mo siya, ito yung dahilan kung ba't nakakain yung pamilya mo. Pero it's such a negative feeling. Alam mo yun, napaka, totoo. Ang nega-nega at ang sakit. Kaya nga, ako partner, ayoko talaga sumausaw dyan. Kahit ano pang sabihin ninyo, bakit? Kasi, deserve ko yung peace eh. Anong alam mo, kahit pa sabihin niyo, hindi ka matapang, hindi kayo matapang, hindi niyo ginagamit yung ito na naman tayo agad yung partner. No? Oo, hindi ka matapang, hindi niyo ginagamit yung influence niyo, yung platform niyo para sa ano sa kabutihan ng bayan. Pwede naman po namin gamitin yung impluwensya namin sa ibang paraan eh. Hindi naman porke hindi ka tahimik, mapayapang diba? Paraan. Correct. Hindi porke hindi ka nagsabi, ibig sabihin masama ka ng tao. Saan kami lulugar? May kampihan kami sasabihin. Kampihan mo yung kampong green, kampong red, kampong pink, kampong yellow, kampong kung ano man, diba? Ayan na, may na-trigger na. Tinatawagan ka na, partner. Tinatawagan na ako, diba? So alam mo yun, yung mga ganyan, kahit saan ka, may sasabihin eh. Correct. At ang nakakalurky, pag wala ka rin opinion, may sasabihin din. Sabi ko nga sa iyo, magsuot ka lang ng ganyang kulay. Magsuot ako ng ganitong kulay di ba? O ng iba pang kulay na associated yan sa mga politician. Diba? May mga G na G. May sasabihin talaga. May mga galit na galit. Eto, so ako pa ang para sa akin, I would still like to maintain my peace. Kahit na preserve your peace. Oo, gusto ko siyang i-preserve yung kapayapaan ko. Kahit na pa, i-bash pa ako ng dahil sa hindi ako nagsasabi kung sino yung gusto ko, mas gusto kong protektahan yung kapayapaan ko. Bakit? Kasi ang dami ko nang babasa na very vocal sila in expressing kung sino yung kanilang sinusuportahan, na tinira na yung buong pamilya nila. At hindi kakayahin ang kapangyarihan ko ng mga bato ko sa headband. Kulang ang mga bato para labanan ng lahat ng masasamang elemento. Correct, diba? Kasi ang daming masama. Yung titirahin yung mga anak mo. Diba? Natandaan ko nga dati, partner, in the past, nung nauso-uso yung mga bote-votation, kaya hindi na rin ako sumasali sa mga voting for best Keneme Root. Madadamay ka talaga. Yung mga best, natandaan ko yung dati, napag-usapan na natin yan sa isa sa mga podcast natin. Yung sobra yung tindi ng bakbakan para sa best DJ for a particular platform. Doon ko na-realize how bad people can be. Kung
tiniran. Eh, no time na yun, partner. Bagong panganak ba si Princess? Or basta, nanganak si Princess? Bagong panganak, bingito. May tsura ka, bingit ka lang. Tungaw na naman. Tungaw. Araw-araw, bakit? Wala bang araw naliliban na hindi magiging tungaw, partner? Ramdam kita, partner. Tungaw na tungaw ka, lalo pagpapalapit na yung sweldo, tas paubos na talaga yung natitira mula sa kakinsenas. Nandun na yung ultimate level ng tungawness. Yung parang dati bingi lang, no? Parang oo, lumalala, ngayon, no? Tungaw na. Yung parang hindi nag-isip. Hindi mo narinig, tas hindi mo pa inisip. Ganun. Nabingi ka na, tapos hindi mo pa naiintindihan ang lahat. Parang mabaho, di ba? Tungaw to. Nadadagan. Parang mabaho. Mga parang lang naman yun, di ba? Hindi, dun ko na realize how... So I think the basic word is bad. How bad people can become if they want to defend whoever they want to vote for. And yung time na yun, parang best DJ Kenemero. Tapos ang tinira yung anak ko. Ang hirap kasi, kaya pala yung mga artista noon, arting-arte ako pag sinasabi nilang, huwag yung nanay ko. Diba? Yung umiyak sila. Huwag yung anak ko. I mean, nung una inisip ko, parang arte naman ito. Hindi niya ba alam? Siyempre pinasok na yan, titirahin lahat. Pero yung pala, pag nandun ka pala, at hindi ko sinasabi artista ako ha, pero ang sinasabi lang, pag nandun ka pala at ang tinira na pala, kumbaga ikaw, kaya mo eh, pwede. Diba? Kasi syempre, pinili mo nga maging matapang, pinasok mo nga yan, nilagay mo sarili mo dyan sa sitwasyon na yan, diba? Pero ang mahirap kasi, titirain yung mga vulnerable. Yung mga taong nananahimik na wala namang kinalaman sa issue. Lalo na pag bata, yun yung pinaka-nakakalurikay sa lahat, yung tirahin yung anak. Diba? Kasi biglang sinabihin ang hindi maganda. Hindi maganda. Inaano ka yan? Bata yan, diba? Kaya, correct. Kaya I still choose, kahit na malapit na po ang eleksyon, I still choose to preserve my peace. Titirahin yung anak ko eh. Nananahimik sila. Hello, excuse me. Tapos pagkatapos nito lahat, di ba? Wala namang, alam mo, wala akong kitain dyan. So ano, teka, ano sinasabi mo pag tinanong ka, sino sinusuportahan mo? Wala. Di ba? Ako, I remain silent. Ako, sasabihin ko lang kapag ka, sinong sinusuportahan mo? Sasabihin ko, gusto mo ba mahaba yung usapan tungkol dito? Gusto mo magaway tayo? Ang ginagawa ko na, ikaw, sino sinusuportahan mo? Ganyan. Sasabihin niya kung sino. Ay, di okay. Good diba? For you. Sabi ko kung yan. Kasi may mga kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin sinusuportahan. Yung mga iba, hindi kailangan large scale. Sabi ko nga sa'yo, partner, no? Isang kandidata noon for senator na nakausap natin. Mm-mm-mm. Tapos, nung kinamusta niya ako, it was, we were supposed to interview that person. Tapos, nung kinamusta niya ako, tapos kinamusta niya yung anak ko na parang as if alam niya yung nangyayari. Mm-mm. Para sa akin, small scale yun. Kasi hindi ko naman alam kung ano na talaga yung nagawa niya para sa bayan. Pero para sa akin, dahil nga, kilala niya yung anak ko, big deal para sa akin yun, kuha niya yung boto ko. So, iba-iba ng dahilan. So, kung halimbawa, meron dahilan yung kaibigan mo, large scale or small scale, ano man ang dahilan, respetuhin ko yun. Tama. At saka parang hindi na humaba. Diba? Hindi na humaba. Tsaka ako, para sa akin, preserving the peace. Ilan na po ang nag-friendship over nang dahil sa utang na loob ng mga issues tungkol detay. Diba? Magandang mindset yun, mga kaibigan. Totoo yun, para no? Para sa akin, magandang mindset. Kasi partner, minsan may mga nagsasabi kasi na ano ba yun? English kasi. Wait lang. Teka, process ko lang ha. Hawak ka muna sa headband mo para makakuha ng extra power. Yan. Low bat. Wala. Hindi nakakuha ng answer. Something like, may English na kumalat na parang if you're not expressing, parang pag hindi ka nag-express ng opinion, it's the same as you don't care and may kasalanan ka rin. Mas maganda nung English version siya. Nung ina-explain ko na parang ang pangit talaga. Parang ganun. So parang yun yung mga feeling ko. Tas ang nagbitaw pa nun, pare. Di syempre kapag ka ganun, mas malaki yung influence din. Tapos syempre ginagalang, nire-respeto. So feeling ko yun yung mga pinanghawakan ng mga iba. Oo nga no. Kapag ka hindi nga naman pala nagsabi ng opinion, it's the same as wala kang pakialam. Parang ganun. At yung apathy o yung walang pakialam is also a kasalanan. Ay, nakakaloka. San lulugar, guys? Diba? Magsalita o hindi magsalita, para may mali ka pa rin, may no? Mali. Maling-mali daw pag hindi nagsalita. Nakakalurk. May nagsabi pa sa akin, make up your mind. Ay, taray mo. Kilala mo ko. Alam mo yung buong pagkatao ko. Alam mo yung kwento ng buhay ko. Oo, diba? Let me educate you. Correct. Oo, diba? Kwentuhan kita, mahaba-haba ito, 42 years eh. Don't just, yung bibitaw ka lang na sasabihin mo, make up your mind. Hindi din dapat yung di mo siya pag-usapan. At meron pa ako na rin nabasa noon na parang pinagtatawanan nyo yung mga may opinion. Kailan namin
sila pinagtawanan? Ang sinasabi namin lagi sa ere, in fairness, nakakabilib ha, kung paano nilang iinilalaban, di ba? Parang hindi kami natawa. Baka mali yung pagkaintindi mo. Tumaw baka ibang ka ng time na yun. Baka ibang topic na yun. Na, alam mo, kung ikaw ay tunay na tambalanista, alam mo na we start with a topic about an apple. Ang ending po namin ay topic about pollution. Sobrang layo. Nagsasanga-sanga. Ang dami ng pinag-usapan. Oo, sa true. Correct ka. Mabalik tayo doon sa mindset. Totoo yun, no? Yung tinatawag nating respeto, alam naman natin yung lahat. Hina-hashtag pa nga natin yan. Pero hindi lang natin ginagawa. Sa true. Huwag tayong galit. Correct. Ulitin ko lang, may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit gusto natin yung kandidatong yun. Diba? Kung bakit sinusuportahan natin yung kandidatong yun. Iwasan lang po natin. Ito, madalas namin sinasabi sa mga magkakaibigan na malamang talaga pag nagbanggitan tayo ng mga sinusuportahang kandidato, magkakaiba. Sure. Hindi tayo iisa lang kasi iba-iba tayo ng pinaniniwalaan. So pag pagkaganong iba-iba tayo ng pinaniniwalaan, iwasan po natin na mag-iwan ng maaanghang na salita, ng hindi magagandang salita to the point na mag-aaway na kayo. Bakit? Kasi masasaktan mo yung loob ng tao eh. Di ba? Tama yung binanggit mo, partner, idadamay mo pa yung anak mo. Correct. Idadamay mo pa yung family members na hindi naman kinagkakausap pero nadamay sa usapan. Tapos na nagkinagalitan mo din. Ito pa yung mga dati yung kasalanan, ungkatin. Yes, yes. Diba? Itapos na yun eh. Past na yun. Correct. Yun yung sinasabi natin. The moment na magbitaw ka ng hindi magandang salita at nasaktan yung tao dahil lamang sa pinag-uusapan nyo ay magkakaibang sinusuportahan politiko, isipin natin, matatapos po yung eleksyon. Pero yung iniwan mong salita doon sa tao na nakasama ng loob niya, correct, maiiwan yun. Eh, hindi naman lahat can easily forgive and yes, forget. Correct. Diba? Ang daming madaling sabihin, kalimutan mo na. Pero yung kasi kapag ka ang pananakit na ginawa sa emosyonal na, di ba matatandaan mo kung ilang araw mong iniyak? Yes. Yung alam mo yon, yung naglasing ka pa nang dahil doon, matatandaan mo yun at hindi madaling kalimutan. Totoo yun. Di ba nga, napag-usapan natin, may mga kakilala na rin tayo, nag-friendship over. Oo. Di ba? Eh di ba sabi nga, para mabawa, kung halimbawa gusto mo mag-clean up ng friends mo sa Facebook, oo, hindi mo magawang isa-isahin, oo, lagay mo daw kung sinong kandidato mo. Malamang. O kaya maging maging Negatron ka. O kalahati agad tanggal dyan. Kalahati tanggal. Eliminated ka agad. Sa true. Diba? Kasi kakaiba ng paniniwala mo. Diba? Sa tungkol sa sinusuportahang politiko. Mm-hmm. Iwasan lang po natin mag-away-away. Kasi ako sa akin, partner, kunyari meron akong sinusuportahan, naniniwala ako sa kanya, ganyan. Tapos kunyari, natalo siya. Mm-hmm. May magagawa ba ako pag natalo siya? Ang kailangan kong gawin bilang isang mamamayang Pilipino ay susuportahan na lang kung sino yung nakaupo. Eh, yun yung nanalo eh. Correct. Diba, ganun yun. At saka sana ganun. Mm-mm. Kasi obviously, parang antindi ng bakbakan ngayon, diba? Mm-mm. Pero sana whoever wins, kunyari galing ka sa kabilang kampo, tas nanalo yung kabilang kampo, supportahan po natin because at the end of it all, ang gusto lang naman natin gumanda yung bayan, diba? Tama. So wala naman tayong magagawa kung nanalo na siya. Diba? Siyempre, rally-rally, ganyan, yung mga ganun-ganun. Pero uwi-tuwi ka pa rin kasi sa bahay mo eh. Yun na nga diba? Sa akin, ganun talaga. Pero siyempre ha, gusto lang din namin i-clarify, ito nakita ko talaga, partner, nung nangyari sa Afghanistan, ba diba? Nung nagkaroon ng matinding kaguluhan sa Afghanistan, wala na tuloy mayaman at mahirap. Isang lahat biglang pantay-pantay. Kasi isang malaking proof that it is important na maganda yung gobyerno. Mm-hmm. Diba? Kasi kahit uuwi ka sa bahay mo na maayos, kung yung gobyerno ay hindi talaga ayos, pwedeng mawala din lahat eh. Diba? Nakita natin yun, yung mga ayos silang umuwi sa pamilya nila na magaganda yung mga buhay nila. Pero dahil nga na overturn yung government or yung may nangyari, bumagsak yung gobyerno, lahat din damay. Kaya din siguro, ganun na lang ka-G yung mga tao. Diba na gusto na nila ng pagbabago, gusto na nila ng... Napagod na eh. Ang makakapagod maging mahirap. Hirap makakapagod maging jirap eh. Matumira sa eskwala. Jirap na ba jirap eh. Mahirap. Jirap eh. Diba nakakapagod tumira sa Kuala Lumpur, Malaysia. Diba? Kaya ganun na lang sila. And nakakabilib yung ganun. Na you're very gung-ho, yung talagang sobrang bibo mo talaga sa pag-express. And okay yan.
Pero respetuhin mo rin yung nasa kabilang kampo. Kasi ano, ikaw lang ang pwede mag-express yung kabilang kampo, hindi? At respetuhin mo din yung gusto na lang manahimik kasi gusto nila ng katahimikan. Totoo diba? Yun. Alam natin yan eh, diba? Ulitin natin, diba? Araw-araw po hindi natin hina-hashtag yung salitang respeto. Mm-hmm. Pero sana gawin din po natin. Diba? Wag lang hashtag-hashtag. Wag puro comment-comment. Respeto natin yung opinion ng ibang tao. Wag po tayong mag-away-away. Spread negativity and hatred. Alam mo, kung meron man ako natatawa, partner, natatawa ako dun sa mga flakes ko lang. Flakes. F-L-A-K-E-S. Flakes ko lang yung kandidato ko. Ano, dandruff flakes? Sky flakes? Yung mga ganun-ganun. Yung mga pa-joke. Pero otherwise, with your opinion, we respect that. Mm. So kung kahit anong, kasi ako, partner, dami nagtatanong sa akin eh. Pini-PM na lang nila ako kasi obviously hindi ako magsasabi talaga. Hindi rin ako sasagot. Kasi si screenshot nyo yan eh. Tama. Si screenshot nyo yan, tapos gagamitin nyo yan. Correct. Kayo pa ba? Ang netizens pa. Ito nga, si Nicole, ito sinusuportahan. Sinabi niya eh. Inendorso na nga sa akin kahit hindi naman. Kahit hindi naman. Minsan talaga yung mga tao parang... Lagi may ibig sabihin yung sinasabi mo kahit sumagot ka lang naman sa tanong nila. Tama. Kaya... So, kahit na paulit-ulit nyo po, kulitento ko sa ano, I will not answer. Kasi isi-screenshot nyo yan. Diba? And it may be used for or against me. Masyadong magulo. Ayoko ng masalimuot na world. I'd rather stay in my home and my headbands. Magbebenta na lang po ako ng headband at mga damit, guys. Ganun. Mm. Diba? But, syempre, mahal ko yung Pilipinas. For a while, niisip ko ang mga ibang bayan. Pero, syempre, dito ko talaga gusto. Kayo po yung ano, yung tumanggap kay Nicole Ayala, 'di ba? Sa Tambalan. Mm-hmm. Ang Tambalan ay saka walang labradyo sa ibang bansa. Walang, meron naman, pwede naman actually kung gugustuhin, pwede pa ring magtrabaho sa ibang radio station sa ibang bansa. Napakarami nang ang laki na ng network ng mga Pilipino eh. Pero iba pa rin kapag ka nandito ka sa Pilipinas, mm-hmm. 'di ba? So mahal ko po yung bayan, mahal namin yung bayan, pero hindi ibig sabihin na porke hindi expressive ay hindi na mahal ang bayan at walang pakialam. Mm-hmm. Hindi po totoo 'yon. Huwag kayong judge. Oh. Totoo yun, there are people who work in silence. Yes. Diba na minsan mas ano pa nga yun eh, mas may strength. Sabi diba? Nga nila, mga diba? Mga tao na nagtatrabaho correct. Ng tahimik. Natahimik kaysa ngaw-ngaw lang ng ngaw-ngaw, ingay lang ng ingay. Pero, wala diba? Wala pala laman. Oo, kaya hatred lang naman yung kinakalat. Diba correct. Minsan nga makakita ka na parang iniidolo mo na ang expectation mo sa taong yun talagang positive halimbawa o kaya magaganda yung sinasabi. Pag binasa mo yung tweets niya, yung timeline niya sa Facebook, yung Insta niya, pag sinuma mo yon, puro nega yung sinasabi niya. Ngaw-ngaw na ngaw-ngaw. Diba? Tapos kilala mo yung taong... Ngaw-ngaw like katungaw. Tapos pag kilala mo yung taong yun, wala namang nagagawa to eh. Puro ingay ka lang sa Facebook, Instagram, tsaka sa Twitter. Kung ano mga social media diba? App. Diba? So, yun. May mga taong, wag natin husgahan yung mga taong nananahimik na walang sinasabi kasi... meron din silang ginagawa, correct. Hindi lang pinapaalam sa inyo. Tama, di ba? At wag. At kung meron mang ngaw-ngaw na ngaw-ngaw, respetuin mo. Ano niya yun eh? Oo. Karapatan ano niya yun din eh? Naman karapatan, niya kalayaan. Kalayaan niya at karapatan niya din naman i-express. So yun nga, ang pinaka bottom line advice po namin today, kung naglilinis po kayo ng friends sa Facebook, di ba? Ilapag niyo daw po kung sinong kandidato niyo. Oh. O kung naghahanap ka rin ng kaaway, yan, gusto mo rin, gusto di ba may challenge ang araw na to. Parang ang boring, life is so boring, wala akong kaaway, wala akong kalaban, lapa, ganyan. Insultuhin mo yung ano kabilang kampo, lapag mo yung ano mo, tapos insultuhin mo yung kabilang kampo. Yan, ganyan. Labasan ng research, yan, diba? Palakasan ng hashtag. Correct, pagalingan ng ano, ng basta lahat, magagaling eh. Pero again, bottom line is, hashtag respect. Yes. Yun po talaga yon. Let us respect each other. Okay, Docs? Tama. Salamat na marami sa lahat ng mga nakatutok sa amin ngayong oras na ito. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio Queen Chris Chuper. Mamaya alas 9, isa na namang kwento mula sa ating... Mahiwagang burnay ang ating mapapakinggan, kaya at inyong pakaantabayanan. Ang aming tanging paalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala!
mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Nicole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Via, tambalanista since 2011. Palagi ako nakatune in tuwing segment ninyo na. Nakikinig ako sa inyo while driving or during break time sa office. Part na kayo ng daily routine ko. Sumulat ako para ibahagi sa inyo ang mabigat na pasanin ko. Hindi na bago ang sitwasyon ko. Alam ko na maraming tao ang dumadanas ng masaklap na pinagdadaanan ko. Nakapangasawa ko ng gwapo, pero kilabot na babaero. Magaling magpaikot ng babae. Isa ako sa napaikot at nabuntis kaya nagpakasal kami. Alam niyo naman sa probinsya, kapag lumobo ang tiyan, kailangan pakasalan. Maalaga naman siya sa akin habang nagbubuntis ako. Ang hindi ko alam, tuloy-tuloy pa din pala ang pambababae. Best friend ko kasi yung kapatid niya at yun ang nagsasabi sa akin. Pikit mata ko ang pinalampas dahil buntis ako. Di nagtagal, nilandi na rin niya yung kaibigan ko sa trabaho. May asawa yung kaibigan ko at nabuntis niya. Nag-away kami ng matindi. Naghiwalay kami at pumunta ako ng ibang bansa para makamove on. Pero dahil may anak kami, constant pa din ang communication namin. Pinagpagawa pa nga kami ng anak ko ng bahay sa probinsya. Sima ng babaero kong asawa. Alam ko na kapag umuwi siya, diretso muna siya sa babae niya bago umuwi sa amin ang anak ko. Ang sakit lang kasi kasal kami, pero never siyang naging faithful sa akin. Unti-unti akong nawawasak, tambalan. Hindi ko na naman makasuhan dahil ayoko ng iskandalo. Kaya ang tanong ko na lang, kailan kaya mauubos ang mga kabit? Salot sa lipunan. Hindi ko alam kung paano o kailan ako makakawala sa sitwasyon ko. Hindi pa ako bumibitaw. Araw-araw akong bumabangon at lumalaban. Maraming salamat Nicole at Chris dahil isa kayo sa dahilan ng pagngiti ko. Nakakatulong kayo para kahit papaano mabawasan ang depression ko. Ang inyong tambalanista, Via. Via, gusto kong alugin yung utak mo. Bigyan mo ng headband. Gusto kong bigyan ka ng headband, Via. Pero bayaran mo, ha? Bigay iba yan o bili? O benta? Benta. Bentaan kita ng headband. Discountan kita. Kasi ano, kasi pinagdadaanan may pinagdadaanan ka. Tapos part kami ng routine mo. Baka sabihin naman, grabe man lang, hindi man lang ano. Discounted. Hindi man lang nag-discount. Bigyan ka ta discount. 50. Charot. Anyways, Via. Sorry ah, but this one is on you already. Mm-mm. Ano na to? Na ang naisip ko dun sa sinabi mo na ayoko namang, ano ba yung sinabi niya? Ayoko namang i-channelin. Ano ba yung sabi niya? Ayaw mo namang, ayaw niyang kasuhan. Ayaw yun, ayaw niya namang kasuhan. Kasi ayaw niya ng iskandalo. Alam mo kung sino nga naalala ko dito? Yung mga taong biktima na hindi na lang magsasalita kasi nahihiya sa iskandalo.
yun na kakapanood ko lang kasi ewan ko kung napanood mo na yung pinost siya ng isang host, si Bianca Valerio. Pinost niya recently yung kanyang experience where she was sexually assaulted by this guy. And apparently, based on after niya, siya nag-come out dun sa ganong klaseng experience, ang dami palang nabiktima nung taong ito. So, ang nakakalungkot talaga, sa totoo lang, is yung mananahimik na lang kasi natatakot na mapahiya. Kasi alam mo, means, yun yung nakakalungkot talaga dito sa world ngayon na ikaw na nga tong victim, bliname mo pa yung victim, shiname mo pa yung victim. Sasabi mo pa, kasi naman, no, paano namang hindi siya anuhin? Kasi ganito siya magsuot. Yung bliname mo pa, diba? Dati naman siyang ganyan eh, kaya siya siguro ginanon. Hindi dapat ganun. Kaya yung mga tao, kahit kailangan na nilang tumigil or kailangan nilang isiwalat o ilabas yung katotohanan, they don't. Bakit? Kasi may mga taong ganyan mag-isip. Wag na lang, baka maiskandalo. Ano na lang ang sasabihin ng mga ibang tao? Durug eh. Tapos hahayaan mo na although this is always easier said than done. Sa totoo naman. Kaya and hindi that's naman, debatable. Oo, kaya naman lahat, hindi lahat kayang mag-out, hindi lahat kayang, you know, matapang enough to do it. Pero kasi kung walang mag-stand up and to be firm about a decision, na sa totoo lang nakakadurog, isipin mo, araw-araw kang durog. Kung hindi ka magiging matibay about it, araw-araw kang durog. And then you will realize na isang araw, normal na sa'yo na durugin ka. O yung normal na sa'yo yung feeling na ganun. Na, normal na sa akin to kasi sanay ka na, na biktima ka. Totoo. Hindi dapat laging ganun. Correct. Isipin natin, no, lagi nating tatandaan na ang emotional abuse is almost similar to physical abuse. Abuse siya. Emotional and physical abuse, mental parehas, abuse. Lahat parehas silang abuso. Connected. Ibig sabihin, halos pare-parehas lang yan sa madaling salita. And huwag mong hayaan na mangyari sa'yo yan. Diba? Sinabi kong debatable to, partner, kasi may mga tao talaga kagaya ng binanggit natin sa unang tambalan kanina that they want to preserve their peace, their serenity. Pero, case-to-case basis yon. In this case, pwede kang magsalita. Bakit? Kasi para maprotektahan din yung mga prospects. Yung mga iba. Yung mga iba na posible ding mabiktima ng asawa mo sa o true ng jowa mo. Correct. At diba? Alam mo, yung nakaka-lurkey dito, walang sagot sa tanong kung kailan mauubos yung kabet. Kapag naubos yung kabet, wala na kaming topic ni Chirpers. ito din yung topic namin kahapon eh. Ano ka ba? Kaka-record lang namin ng podcast. Ito din ang topic. Oo, di ba? Last week, ito din. So, ibig sabihin, walang sagot sa tanong na kailan mauubos ang kabet. There is no answer kasi hindi sila mauubos. Okay, hindi talaga sila mauubos, padami pa nga ng padami, unfortunately. Nakakalungkot, diba? No? Nakakalungkot. So ako ang diskarte ko nyari, kabit. Hindi yung kapag nalaman mong alam mong may sabit ang isang tao, dinidistansya ko yung sarili ko eh. Mm-hmm. 'Di ba? Kung alam ko halimbawa sinaktan ako sa aspetong pisikal o aspetong emosyonal or mental, alin man doon sa tatlong 'yon, dumidistansya na ako kasi ayoko madagdagan pa yung pain na 'yon o yung pang-aabuso na 'yon. Halimbawa sa mga mangungutanga, 'di ba? Kapag alam mong itong taong ito ay hindi nakakabayad, syempre emotionally ano ka? In pain ka. Diba? Financially in pain ka din. Kasi sinaktan yung bulsa mo, inipon mo, inutang niya rin eh. Ano ka ba? Inutang niya lang. Physically na din, partner, in pain ka. Oh. Nabutas literal yung ano mo, bulsa mo, 'di ba? At saka physically na stress ka, pumangit. Correct. Ka. Pumangit. Oo, 'di ba? So feeling mo na abuse din 'yon. Nag-dry up ka, natuyot ka, friend. So itong taong to, lalayuan ko na. Every time na makikita ako to, didistansya ako, hindi ko iaalaw na magkaroon kami ng communication. Tama. Diba? Kasi lagi ako nasistress sa kanya. Oo. Diba? So, allow these things to happen. Diba na masundan. The moment na saktan ka ng isang beses, pangalawang beses, sige, hayaan natin. Pero kung tatlo, pang-apat, pang-lima, hanggang pang-sampung beses na, medyo malaki na yung contribution mo din dito kasi you allow these things to happen. So, sabi ko nga, medyo this is on you, Via, kasi actually, nagawa mo na ngang humiwalay eh. Nagawa mo na ng iba. Ano ba? Ba't may pag-close up, boy? Ay, boyet. Ewan ko dyan. Para ma-highlight yung sinasabi mo. Na lollipop. Diba?
dyan eh. Tsaka bakit skandalo? Skandalo ba yun? Hindi naman. Hindi, yung ano, if you will go parang din the legal yun, process. Hindi, skandalo kasi in a way na parang malalaman nila ang dami palang babae. Di ba mas skandalo yung ginagawa niya? Di ba? Yung ganun. Yun yung sinasabi ko parte na nakakalungkot talaga about, for example, yung justice system. Ganyan. Na minsan, hindi na lang natin pinupush kasi nahihiya tayo or mahal or ang hassle or may iskandalo. So ang ending, yung estapador, 'di ba? Out there pa rin, 'di ba? Meron akong nakilala na ganyan partner, parang nung madami na siyang naloko sa isang probinsya, edi syempre siguro yung mga naloko partner hindi wala namang means na magdemanda or walang time, ayaw ng hassle. Ito nga yung protecting your peace, mga ganun. So ang ending, nakalaya. Umalis dun sa probinsyang yun, lumipat ng ibang probinsya. At doon ang biktima. At doon naman ang biktima. Oh. Kaya patuloy yung pag-victimize nitong mga taong to kasi walang nagsistand up. Kasi nga, natatakot sa iskandalo, ang mahal-mahal kasi dito. Acceptance fee pa lang ng lawyer, kumusta naman, di ba? Tapos yun nga yung peace. Kaya nga, alam mo sa totoo lang, debatable, malungkot, hindi ko alam kung anong ending, di ba? Pero, ang daming perspective na pwede mong tingnan or consider. Pagdasalan mo na maigi and wag mo na lang siguro isipin yung mga ibang mabibiktima. Sarili mo na lang, siguro. Piliin mo naman yung sarili mo via. Yun na lang muna. Piliin mo yung sarili mo and choosing yourself means letting go of this person who's causing you so much pain. Isipin mo yung term, araw-araw akong nadudurog. Hindi mo deserve yun, syempre. Walang may deserve ng ganun eh. How can you give love to your child kung ikaw mismo walang love? 'Di ba kung ikaw mismo wala ka noon? 'Di ba totoo 'yun? You cannot give what you don't have. Eh paano 'yun? Kaya hindi lang dito kawawa ikaw, kawawa din yung bata kasi hindi niya makuha yung best sa kanyang mommy. Kasi durog na durog yung kanyang mommy. And di naman ibig sabihin na porke durog ka ngayon, hindi ka mabubuo ulit. There's always hope. Correct. May bagong umaga lagi. After the sunset is the sunrise. Correct. Hindi ko pa na-experience na after ng sunset, biglang gabi ulit. Diba? Diba? Laging sunrise ang kasunod. Correct. May kakayahan ka na ano, nabaguhin na nangyayari sa buhay mo. Hindi madali. Pero kakayanin. Kakayanin. And then you talk to people whom you trust. Yung mga taong to na magbibigay ng sense into you, di ba? Siguro, hindi kami yung mga tamang persons kasi tungaw naman kami mag-isip. Wala naman kami sense minsan. Salasalapat yung topic namin. Mamaru, ganun. So, huwag kami. Di ba? So, huwag kami. So, ibang tao na lang. Ganun. Correct. May mga tao din na pwede mo konsultahin. Maliban sa mga binanggit ni Nicole na tao mga pinagkakatiwalaan mo. Yung mga talagang expert. Di ba? Yung mga taong mayroong expert opinion, yung mga subject matter expert, 'di ba? Mga counselor, mga ganun, kagawad. Mayor, governor. Malay mo baka sakali makatulong sila, 'di ba? Diba? Expert. Eh. Correct. 'Di ba mga counselor? Hindi mo masasabi. Diba? Basta diba? You go to a person that you trust. Tapos maganda yun yung sinabi niya partner na yung maalam sa mga ganyan. Correct. Yung correct. Hindi lang bibigyan ka ng advice as in emotional advice, kundi bibigyan ka ng advice on what to do. Yes, step by step para maintindihan niya. Maganda kasi one-on-one yun eh, di ba? Pag expert yun na lapitan mo. Alam mo, kami pwede naman. Pwede pagkakasahe lang namin yung 20 minutes sa problema mo. Sa problema mo. Tsaka yung ang kaalaman lang namin, ibesa dun sa kwentong binigay mo. Diba? So, hindi kami expert. Tama. Mamaru diba? Lang kami. Mamaru. Always mamaru. Pero itong kwento mo ay sanang magsilbing lesson dun sa mga kaibigan natin na papasok sa isang relasyon. Kilalanin pong mabuti yung taong kakarelasyonin ninyo. Diba? Hindi ito dahil napugian ka lang kaya pinakasalan kaya mo na. Or na, diba, na in love ka sa kanya. Kaya lang ito na jaunters. Kasi nabihag ka ng kagwapuhan. Diba? Napadala ka ng kagwapuhan ng paikot-ikot na matamis na dila. Di ba? Nabilog ka na matatamis na dila. Isipin mo yun, no? Di ba? Dahil lang doon, di ba, nabuwang isang relasyon na hindi naman pala, hindi mo deserve. Correct. Di ba? Pero ano,
on the other hand, partner, okay na din yung naloko siya ng pogi. Ang hirap na, yan na naman tayo, partner. Yung naloko ka na nga, tapos nasa wala pang itsura. Sa bagay, marami parang, din ganun, na wala parang, na itsura, manloloko kaya pa. Kaya nga, kumbaga parang, gets ko naman eh, babaero kasi may itsura. Ang mahirap yung paliwanag mo sa ibang tao na, totoo ba? Nang bababae ang itsurang yan, sarat. Well, whatever it is, pogi, may itsura, wala, ang mahalaga kabisyo, let's do the right thing. Kilalanin mong mabuti yung taong kakarelasyonin mo. Ha? Kasi ayaw natin na nasasaktan tayo sa bandang huli. Kasi nga, hindi natin kinilalang mabuti yung taong yun. And alam mo, Via, you deserve peace, diba? Kaya ang ginagawa mo na nanahimik ka. Pero yung peace mo, hindi siya actually peaceful. Diba? Mm-hmm. Peace siya kasi in terms of tahimik ka lang, hindi na lang ako magsasalita, okay na, victim na lang ako, ganun. Pero hindi siya peaceful kind of peace. Mm-hmm. Diba? So, piliin mo yung peaceful kind of peace. Alam mo na yan, green peace. Oh. Wag kami. Wala talaga kaming ano. Wala kaming sense. Itigil na namin to, Via. But I hope that you were able to pick up something from what we said. Ha? Mm. Salamat, Via, for sharing your story. Stay strong and be strong. Have that ano. Yan ang ipipray mo na, Lord, bigyan mo po ako ng tapang at lakas ng loob na gawin itong desisyon na ito. Kasi maganda ito yun. Naman yung tama. Ayan, diba? Ultimate na maganda yung payo na yan. You pray over it. Correct. Diba? You pray for your, ano, you pray over your problems. Yarn. Your husband. Yarn. And the whole family. Correct. and the country. Yes. Pray diba? For world peace. Lahat na ipagdasal. Okay, tama na, wala na kayong masabing wala maganda. Wala na. Itigil na nga natin to. Ayos na kanina eh. Ayos na yung ending, partner eh. Bala ka na dyan. Bala ka. Kaya mo na yan, Via. Alam mo na yung gagawin mo. You just have to be firm about it and you just have to be brave enough to do it. Do it. Yes. Okay? Salamat, Via. And again, Kabisyo, kung meron ka rin kwento na gusto mong share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Bago tayo tuluyang umexit at sabihin na oras na para sa ating fans can, batiin lang natin na magandang morning and happy birthday ang ating sobrang tambalanista na si Kuya Hill Rodriguez. Ayan. Oy, Kuya Hill! Celebrating his birthday today. Ayan. 63rd birthday na nitong mamang chuper na ito na mukhang 42 lang yan. Ay, kaya nga eh. 63 na pala yan. So, Kuya Hill. Oh, naku, dadagdagan niya yung ibibigay niyang malagkit. Happiest birthday sa'yo, Kuya Hill Rodriguez, and enjoy your special day. Ang lakas daw ng radyo dyan sa Santa Maria, Bulacan. O ano to? Dynatech Santa Maria, Bulacan. Maraming, may Santa Maria, Bulacan ba? Mm-hmm. O yan, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo, paikinig. Thank you. Sir Henry Paul Navarro Tria. Yan. Thank you. Good salamat. Morning. Salamat po sa mga nakatutok sa amin. At ikaw, kung tutok na tutok ka na, o eto na, bibigyan ka namin ng chance manalo ng 500 pesos. Para sa ating FanScan! Kaya Manila, scan mo na! So this is the time na ilalabas niyo po ang inyong mga cellphones. Kung ikaw ay nanonood sa ating Facebook Live, ilalabas na po natin ang ating QR code. Kung ikaw naman ay merong sticker o merong calendar, o iscan mo na yung ating QR code. This is it! Ayan, nakita nyo na yung QR code natin. Ilabas ang inyong mga cellphone, open ang inyong mga camera, itapat sa QR code. May lalabas na tanong mula sa programa ng Tambalan. Napakasimple lang naman ang mga tanong na binibigay natin. For today, ano ang question? Eto, pakinggang mabuti para sa programa ng Tambalan. Ang ating tanong ay... Tan-tan-tan-tan-tan! Anong organ ang nagpapaikot ng dugo sa katawan ng tao? Letter A. Kulugo. Letter B. Puso. Letter C. Pimple. Ayan. Organ ba sila? Ha? Hayaan mo na. Bahala kayo. Basta, napakadali lang po. Sagutin lang po yan sa ating via our QR code and then your name, contact details. And voila, may chance ka na manalo ng 500 pesos. At bago matapos ang programa ng Tambalan, i-announce namin yan. Okay, ayan, ang dami na pumapasok. Oh, diba? Salamat. Madali lang yung tanong. Thank you sa pag-join. O siya mga kabisyo. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!